Relax ka lang, Lando. Alam ko naman na gusto mo yung tulad ko na may experience. Unti-unti, gumagapang ang mga kamay ng guro sa hita ni Lan. Ma'am, teka po. Ano pong ginagawa niyo? Pakilis po yung kamay ni Ma'am. Lando, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Biglang hinawakan ng guro ang kanyang ani. Biglang napatayo si Lando. Ano po yung ginagawa niyo? Welcome back mga ka-MB. Halika at ating tunghayan ang kwento ng isang guro na si Miss Andrea at kung paano niya narinlang si Lando na kanyang estudyante. Tinawagan ng mami ni Lando ang principal nito. Ano po ang inyong sabihin na madalas absent si Lando? Ano po mangyayari yun? Ako pa nga ang naghahatid araw-araw sa kanya sa school. Ganun po ba? Okay po. Maraming salamat po sa pag-inform sa akin at kakausapin ko siya ngayon din. Alalang-alala ang mami ni Lando. Habang naglalaro ng video game si Lando, itinawag siya ng kanyang mami. Lando, halika nga rito. Ngayon na. Napubuntong hininga si Lando at pumunta siya sa kanyang mami. Paglapit ni Lando ay galit ang kanyang mami. Lando, anong ibig sabihin nito? Bakit kabagsak sa math at English? Mami, hindi ako magaling sa math. O talaga lang ha? Paano hindi ka gagaling sa math eh madalas kang nagkakating classes para maglaro ng video games? Galit nang sabi ng mami ni Lando. Mami, hindi ko lang yung sinasabi mo. Lando, kakatawag ko lang sa principal mo at sinabi niya sa akin na madalas ka daw nagpapaalam na uuwi. At sinasabi mo na tinatawagan kita dahil sinasabi mo na may sakit ako. Ano? Hindi po ako. Tumigil ka na nga sa mga kasinungalingan mo, Lando. Ayaw ko nang marinig pa yung mga dahilan mo. Ma'am, hindi talaga ako magaling sa math. At ayoko ng math. Ah, ganun. Ayoko din magtrabaho pero ginagawa ko para sa'yo. Dahil kung hindi, ay parehas tayong magugutom, Lando. At bakit pati naman si English ay bagsak ka din? Lando, ayoko nang kaisa-isa kong anak ay babagsak sa high school dahil sa kapabayan mo. Ma'am, mag-edad 18 na ako next week. Sabi ng mga kaibigan ko na may edad, hindi naman magagamit ang mga yan. So ma, anong problema? Ang problema, Lando, kapag hindi ka pumasa sa high school, ay hindi ka makakapag-college. Di mo naiintindihan yun? Galit na sabi ng mami ni Lando. Ma'am, di naman. Puro ka lang alibay, Lando. Magmula ngayon ay grounded ka till further notice. At kukunin ko ang PlayStation mo hanggat di tumataas ang mga grades mo. Ano, ma'am? Hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi? At bakit hindi? Ngayon pa lang ay kukunin ko ng PlayStation mo. Panoorin mo ako. Ma'am, anong ginagawa mo? Okay, ma'am. Ngayong nakuha mo na yung PlayStation, anong gagawin mo sa PlayStation ko? Itatapon ko na to. Tutal, sinisira nito ang pag-aaral mo. Ma'am, huwag mo gawin yan. Pero hindi siya pinansin ng mami niya at tuloy-tuloy na lumabas upang itapon ang PlayStation niya. Ma'am, wait. Itatapon na sana ng kanyang ma'am. Ma'am, isipin mong gagawin mo. Napakamahal niyan. Tinignan lang siya ng kanyang mami. Akmang itatapon na ng kanyang mami ang PlayStation, kahit nagmakaawa siya. Ma'am, please. Maawa ka na pakamahal niyan, ma'am. Ah, ganun. Mas pinahahalagahan mo ang presyo nito kaysa sabihin mo na mag-aaral ka ng maayos. Sabay tapon ng kanyang PlayStation. Gulat na gulat si Lando. Wala na siyang nagawa kundi ang humagulgol ng iyak. Makalipas ang dalawang araw, Maraming salamat, Teacher Bernie, sa pagtulong sa amin. Kailangan ni Lando ang tulong mo at buti pinagbigyan mo kami. Naku, wala po yun. Masaya na ako na makatulong, sabi ni Teacher Bernie. Umalis na ang mom ni Lando at iniwan na sila. Okay, Lando. Sa ngayon ay pag-aaralan natin ang math at sisiguraduhin ko na matututunan mo ito. Samantala si Lando ay malungkot at tamad na gawin ang pinagagawa ng tutor niya. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpaalam ang kanyang tutor na mag-CCR lang. Nakaisip ng paraan si Lando para paalisin ng kanyang mami ang kanyang tutor. Habang nasa CR ito, ay nilagyan niya ng mga drugs ang bag nito at isinumbong sa kanyang mami. Nagulat at hindi makapaniwala ang kanyang mami.
Pagbalik ng kanyang tutor, ay pinagalitan ito ng kanyang mami. Sir Bernie, ano to? Bakit may drugs ka sa bag mo? Nagulat ang teacher niya. Ha? Ano yan? Hindi sa akin yan. Sinabi ni Lando na binibentahan siya ng drugs ng kanyang tutor. Hindi totoo yan, kasi nungalingan yan. Dahil sa galit ng mom ni Lando, ay pinalayas nito si Teacher Bernie. Walang nagawa ang teacher at umalis na. Samantala si Lando ay tuwang-tuwa dahil pinalayas ng kanyang tutor. Alalang-alala ang mom ni Lando at niyakap siya. Palihim na natuwa si Lando dahil natupad ang kanyang maitim na plano sa kanyang tutor. Nabukasan, habang nanonood ng movie sa kanyang laptop si Lando, ay kumatok ang kanyang mom. Lando, lumabas ka muna dyan at may ipapakilala ko sa iyo. Paglabas ni Lando ay sinabi nito sa kanya na may bago siyang tutor. Ano ma'am? Di ba pinalayas na nga natin yung tutor ko kahapon? Bakit kumuha ka pa ulit? Ah, si Teacher Andrea ang kapalit ng tutor mo. Magaling siya Lando at maraming nagre-recommend sa kanya. Walang nagawa si Lando at lumabas na. Lando, ito si Teacher Andrea. Siya na ang bago mong tutor. Iniwan na sila ng kanyang mami. Tinitigan ni Lando ang kanyang bagong tutor at nagpakilala sa kanya. Ikinagagal akong makilala ka, Lando. Sabay abot ng kamay. Kinamayan siya ni Lando. Oh, napakahigpit mo namang humawa ko, Lando. Minitian lang siya ni Lando. Hindi naman sinabi sa akin ng mami mo na may anak pala siyang napakapogi. Napangiti lang muli si Lando. Naku, Lando. Pati yung mga ngiti mo. You're so adorable. O siya, tara na at ituturo ko na sa iyo ang first session natin. Pumuntaan na sila sa study room. Lando, tandaan mo parati na ang polynomials ay tungkol sa addition and subtraction of non-negative integer exponentiation of variables. So tingnan natin kung magagawa mo ang equation na to. Ibukang sagutan ni Lando ang equation. Samantala, ang mami ni Lando ay masayang nakasilip habang sinasagutan ni Lando ang equation. Nang masagutan ni Lando ay natuwa ang kanyang tutor. Tama Lando, kayang-kaya mo naman pala. Kailangan lang ng maraming practice. It was a very good session, Lando. Thank you po. Di ko po akalain na kaya ko rin palang sagutan yan. Oo nga, Lando. Isipin mo lang parati na para ka nang gumagawa ng additional subtraction. Parang edad lang. Ilang taon ka na pala, Lando? I'm 17 po. Well, I'm 29. Bilang mas may edad na babae, hinahangaan kong mga taong matatalino. Attractive sa akin ang mga lalaking may utak. Yes, ma'am. Naniniwala po ako sa iyo. Huwag mong masamain. Pati ang mga masal ay attractive din. Pero ang lalaking mautak ay hinahangaan ko din. Sabay kagat sa kanyang labi. Napa-oo na lang si Lando. Yes, ma'am. Naniniwala po ako sa iyo. May mga muscles ka ba, Lando? Nagulat si Lando sa tanong sa kanya. Meron naman po, konti po. Pwede mo bang pakita sa akin? Nagulat muli si Lando. Tumingin mo na siya sa paligid. Ngayon na po, ma'am? Oo naman. Ipakita mo sa akin yung biceps mo. Pinakita ni Lando ang biceps niya. Oo, malaki naman pala yung biceps mo. Nagkatinginan sila at ngumiti lang si Lando. Ang legs muscles mo. Siguro may muscle din yan. Sabay hawak sa hita ni Lando. Nagulat si Lando at hindi siya makapaniwala. Biglang kinabahan si Lando. Kinakabahan ka ba, Lando? Relax ka lang. Yes po. Kinakabahan po ako. At hindi po ako komportable na may nakahawak sa hita ko. Relax ka lang, Lando. Alam ko naman na gusto mo yung tulad ko na may experience. Unti-unti, gumagapang ang mga kamay ng guro sa hita ni Lando. Ma'am, teka po. Ano pong ginagawa niyo? Pakilis po yung kamay ni ma'am. Lando, huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Biglang hinawakan ng guro ang kanyang ano. Biglang napatayo si Lando. Ano po yung ginagawa niyo? Oops, medyo napataas yata ang hawak ko sa hita mo. Ma'am, ilegal po yung ginagawa niyo. Anong ibig mo sabihin, Lando? Inawakan niyo po yung ano ko. Mapapatunayan mo ba yun, Lando? Samantala, ang mami ni Lando ay nakita ang mga drugs sa bag ni Lando na ibinintang niya sa kanyang unang tutor. Lando, di ba kailangan mong maipasa ang class na ito? Kung hindi ay babagsak ka sa high school. Pero kailangan mong gawin ang gusto ko.
Biglang dumating ang mami ni Lando. Anong nangyayari dito? Sinumbong ni Lando na hinawakan siya sa ano niya ng kanyang tutor. Ano? Nagsisinungaling ka, Lando? Miss Amelia, binibentahan ako ng drugs ng anak mo. Sabi ng tutor ni Lando. Imbis na paniwalaan si Lando, ay pinagalitan pa si Lando ng kanyang mami. Lando, ano namang kalokohan mo? Nakita ko to sa bag mo. Di ba ito yung drugs na ipinakita mo sa akin na sabi mo ay sa tutor mo? Ngaling ka, Lando. Pinalayas ko yung tutor mo, hindi naman pala totoo yung mga binintang mo. Tapos ngayon, pati ba naman yung bagong tutor mo ay sisiraan mo? Ma'am, pero maniwala ka sa akin, hinawa ka niya yun ako. Imbis na paniwalaan, ay sinabi ng mami ni Lando na ipapadala siya sa military school ng buong taon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, mahal na ka-MP. Ipinaparating ng kwentong ito na marami ang pwedeng mangyari sa ating mga anak. Kaya't dapat lamang na tayo ay magkaroon ng bukas na isipan at palagi nating kausapin ang ating mga anak tungkol sa kanilang pag-aaral para maiwasan ang mga problema. Huwag po sana ninyong kalimutang mag-like at subscribe sa ating munting channel. I-share nyo na rin sa lahat ng mga mahal nyo sa buhay ang istoryang ito. Tawad po sa ating mga kaibigan at sa iyo ka-MP na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Muli, ito po si MP Light. Hanggang sa muli nating kwentuhan.